ka-DIY. Ito yung transformer natin na install natin dito sa ating inverter. Ang voltage ng ating transformer, ang input is 220 volt 60 hertz. Ang output is 20 volt 0 20 volts. And then meron tayo 42 volt 0 42 volts. Ang gagawin natin, papalitan natin itong output, yung secondary. Gagamitin natin siya dito. I-remove natin yung secondary. Ang toroidal transformer natin gamit sa amplifier na AB73. Susuplayan natin. Ito yung kanyang primary, 220 volts. And then, susukatan natin yung secondary. Ito yung kanyang secondary. Yung secondary natin, itong blue and then black. Connected dito sa violet. Ito yung 42 volts. Okay, ito yung ating 220 volts. Ito. And then, ikakabit natin itong ating 220 volts. Kukuha natin ang output voltage. Ito yung blue. And then, ito yung black. AC. 46 volts. 46.3. And then, itong kabilang side. 46 volts. And then, yung dalawang blue.
93 volts. Yun, may kuryente. Medyo nangangagat, mataas na yung voltahe, 93. Then, ito yung dalawang yellow. Yung dalawang yellow natin is 40 volts, 42.3. And then, volts. And then dito tayo sa kabilang side, 21.2 volts, 21.26. and then yung dalawang yellow is 42 volts. And then ito yung dalawang blue, 92. Yung dalawang yellow is 42 volts. Ang gagawin natin, papalitan natin ito secondary. I-remove natin yung secondary. Gagamitin natin siya sa inverter. Remove natin yung winding.
tanggal na yung ating winding secondary. Ang isusunod natin itong auxiliary na 20 volts. Pwede rin hindi na natin tanggalin to, itong auxiliary. Okay mga ka-DIY, i-rewind natin to. Ito yung install natin, okay, kakabit natin doon sa ating inverter board na DIY. Ngayon, ang gagawin natin, i-compute natin kung ano yung sukat ng ating core, yung core area natin, kukunin natin. Tingnan natin kung ano ang wattage ng ating transformer na galing sa amplifier na Sakura 733. Kunin natin yung outer diameter. 12 centimeter. Ang ating outer diameter is D1 minus D2 equals sa then multiply sa height. Ang sukat ay 12 centimeter. Yung ating diameter 1, yung outer diameter. And then yung ating inner diameter ay 6. Well, centimeter subtract sa ating inner diameter is 6 centimeter. Multiply sa height. Ang height natin is 6.5. Six centimeter multiply sa 6.5 na height. Six centimeter multiply sa 6.5 na height. 39 centimeter. And then yung 39 centimeter natin, over natin sa 2. Over 2. Okay. 19.5 yung ating core area. Yung 19.5 na core area natin, ito ano to? Nasa 300 watts lang hanggang 400 watts. Para makita natin kung ano ang wattage nung 19.5. Square root natin. Square root 300. 17.3. Okay. Square root 350. 18.7. Malapit na.
square root 400. Ayun. 400 watts yung ating yung square root ng 400 is 20. Pwede rin square root ng 380. 19.4. watts. Yan po yung ating computation. Yung 19.5 is 380 watts to 400 ito. Ngayon yung ating 19.5 na core area 42. Yung 42 is given. Over 19.5. 2.1. Okay, yung 42 i-over natin sa core area. Over sa core area natin na 19.5. Ang turns per volt natin is 2.15. Turns per volt. Or pwedeng 2 turns per volt. And then, ang voltage na gagawin natin is 6.5. Yung primary. 6.5 volts. Primary natin yan. Yan. Ang primary natin, kukunin natin yung number of turns. Yung primary natin is 6.5 volts. And then, ating turns per volt is 2.15. I-multiply natin yan. 2.15 or 2 turns per volt multiply sa 6.5 volts na ating primary. Ang ating number of turns is 13. Yung 6.5 natin. Ang gagawin natin, mag-turns tayo dito ng 13 turns. Tingnan natin kung lalabas yung ating 6.5 volts. Ito yung core area natin is 19.5. 42 over sa 19.5 equals 2.15 turns per volt or 2 turns per volt. Okay, yung ating number of turns is 13 turns.
Lagyan muna natin ng tape to. Sumasabit eh. Okay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na yung ating turns. Winding natin is 11. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13. Ito na yung pang 13 natin. Okay. I-test natin yung voltage niyan. Yung dulo pinaka end niya. Ito okay, susuplayan natin ng 220 volts. Okay, i-test natin AC. Dito tayo sa AC voltage. Ayan. And then, i-check natin yung voltage ng ating 13 turns. Ayun. Kung nakikita nyo, yung voltage natin is lampas pang 6.5 volts. 7.6. And then, ito yung isa. Bipolar yung ating wire. Yun, 7.6. Volts yung 13.
Hanggang dito na lang yung ating winding. Ora, like natin. Ora, pag gusto natin or like natin mag-add ng voltage, i-continue lang natin yung turns natin dito sa ating core. Kung ang kailangan natin is 24 volt system, a-add lang tayo. Putulin natin siya dito. Yung wire natin, yung magnetic wire natin is size 16. Ang wire natin is size 16. Sa table chart ng EWG size wire, ang size 16 is 5.2 amp. 10 ampere lang po yung ating wire. Dalawang size 16. 5.2 plus 5.2. Ngayon, kung gusto nating lumakas yung current, mag-a-add lang ulit tayo ng winding. Itong ating magnetic wire is ita-turn ulit natin dito. Ipaparallel natin doon sa dating winding, doon sa existing na winding na nilagay natin. I-test natin yung ating winding. Susuktayan natin tong ating primary. Ito yung 7.6 volts or 7.5 volts.
susuplayan natin ng 6 volts itong ating rewind. Titingnan natin kung ano yung output ng secondary natin. Okay, dito tayo sa ating voltmeter. I-select natin yung AC. Ito tayo, AC. Yung ating i-measure. Ito. Ito yung ating magiging output sa ating inverter. Okay, lalagyan ko ng supply. Yung ating input is 6.6. Ito. Ito yung ating input. 6.65, 64. And then ito yung ating output. Volts. Ang gagawin natin, babawasan natin ang turns ng winding. Pwede naman natin hindi bawasan. Yung output ng inverter board natin is mataas naman. Kaya itong ating output is mag-i-increase ng 220 volts. Kasi nakukuha natin dito is 200 volts. Okay, test ulit tayo. Ang ating input,
isaksak natin. Ito. Ang ating input. (6.63). And then ang ating output is 216. Ayan, ang ating output. Nag-increase ng 15 volts. Okay na yung ating winding. Ngayon, kung like natin tumaas yung current or yung wattage, dahil yung ating winding is 10 ampere lang yung current, yung rated current. Ang 10 ampere sa 12 volts is 10 ampere multiply sa 12 volts. Multiply sa 10 ampere 120 watts. Yung 120 watts over sa 12 volts is 10 ampere. 120 watts yung ating winding, yung nirewind natin. And then, kung gusto nating tumaas, mag-add lang tayo ng winding na dalawa pang 5 ampere. Para 10 ampere. And then, magiging 20 ampere yung ating current dito sa ating primary. Yung ating 12 volts multiply sa 20 ampere is 240 watts. And then, add ulit tayo. Hanggang sa umabot ng 400 watts yung ating primary. Kasi yung ating transformer is 380 watts to 400. Yung kinumpute natin kanina yung sukat. Nag-measure tayo nung sukat nung ating core area is 300 to 400 watts. Okay, next video natin, i-install natin yung ating toroidal transformer sa ating inverter board para makita nyo yung ating rewind ay okay. At yung ating computation sa ating toroidal sa core area ay okay.